Naiiyak si Nanay Jezebel habang inaalala ang pinagdaanan ng kanyang asawang si Tatay Norberto nitong nakaraang linggo. Mayo na mag-self-crush ang motor si Tatay Norberto habang pauwi sa kanilang tahanan sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Wala naman daw ibang idinaing si Tatay Norberto. Liban sa minsan ay sumasakit ang kanyang ulo. Kaso lang inaanuhan niya yung ulo niya para talagang naramdaman niya na habang nagaano ang araw, parang nagadagdag. Sabi ko sa kanya, ano kaya maganda dyan? Magpa-albularyo tayo. Nagaiyak ako palagi sa kanya kasi sabi ko, hindi ko kayang mag-doktor kasi siyempre wala kaming pira. Napag-alaman na may namuong dugo sa utak si Tatay Norberto matapos siyang ma-stroke. Nagpa siya ang mga doktor na agad operahan si Tatay Norberto upang maagapan ang kanyang kondisyon. Pero nag-aalangan noon ang pamilya dahil malaking pera ang gagastusin. Ang desisyon ng doktor, schedule na kaagad. Sabi ko, mag-aanap muna tayo ng pira. Hindi natin sigurado yung ano ka laki. Sigurado ba na okay lang siya sa buhay niya, baka madihado rin. Sumugal ang pamilya ni Tatay Norberto at noong Hunyo 26 ay sumailalim siya sa operasyon. Sa ngayon ay unti-unti nang bumubuti ang kanyang lagay. Yun nga lang, umabot ng nasa 800,000 pesos ang kanilang bayarin sa ospital. At patuloy itong lumalaki hanggat hindi sila nakakalabas. Eh, siyempre, talagang walang-wala kami talaga, ma. Ang inahabol lang namin na mabuhay siya kaya sabi ko kung wala na siya, paano na lang ako. Kaya nananawagan sila ng tulong pinansyal sa mga mabubuting loob upang mailabas na ng ospital si Tatay Norberto. Nananawagan po ako sa mga may mama anong loob na magtulong din sa amin kaya kailangan ko talaga ang pira na para makalabas kami kung diyan na kami mag-isti sa kwarto, talagang tataas na tataas talaga ang bayarin namin. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring ipaabot ang inyong tulong sa pamilya sa room 222 ng Adventist Hospital at kontakin sila sa numerong 0955-701-9226. Maaari ring i-deposit ang inyong tulong sa sumusunod na bank account. Diana Lat, ABS-CBN News.